tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ay nako, hindi pa rin lumalabas ang babaeng ito sa kanyang kwarto. Teka nga, tatawagin ko. Merle! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo, tanghali na! Merle, ano ba? Pambihirang babae ito, oo. Kanina ko pa tinatawag eh. Hindi pa lumalabas. Tulog pa yata. Teka nga, papasukan ko na sa kanyang kwarto. Ay, talaga palang natutulog pa ang babaeng ito, oo. Merle, ano ba? Bumangon ka na dyan, tanghali na. Ang taas-taas na ng araw, natutulog ka pa dyan. Ano ba naman kayo, Nay? Natutulog pang tao eh. Nangiisturbo kayo. Ano? Abay, kung hindi kita iisturbuhin, walang mangyayari sa buhay mo. Ano naman kasi ang iuutos ninyo? Wala na kayong ginawa, kundi utusan ako. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, para sa'yo. Sige na, bumangon ka na dyan para makarami ka ng tinda. Makapunta ka na dun sa tindahan. Eh, bakit ako? Kayo na lang. Ano? Eh, alam mo marami akong gagawin dito sa bahay. Magluluto pa ako, maglalaban ng mga damit mo. Eh, anong oras ka ba pupunta dun sa tindahan, ha? Sige na! Eh, naroon naman si Nakaloy at Clara. Kaya na nilang dalawa yun. Oo, pero mas maganda kung nandun ka. Hindi mo ba alam kung anong nasa isipan nila? Ang ibig niyo ho bang sabihin eh, wala pa kayong tiwala sa kanilang dalawa? Eh, ang tagal-tagal na nila sa atin. Ang sa akin lang, anak, para naman matuto ka ng pasikot-sikot. Sino pa bang iba ang magmamay-ari ng tindahan yon? Kundi ikaw. Kaya sige na, bumangon ka na dyan! Makakita sa atin. Eh, sino naman ang makakakita sa atin eh? Naririto tayo sa bodega. Eh, paano kung may biglang pumasok? Sinong papasok nga dito, customer? Sandali lang kasi. Ang ganda-ganda mo eh. Oh, Kaloy. Ang bago-bago mo ka eh. Kaloy. Hindi ako magsasawa sa'yo. Kaloy. Oh, Claire. Kaloy. Walang tao dito sa kaha. Teka, wala pa rin dito yung anak ko. Umalis na siya ng bahay pero wala dito. Pagdili po, saan ba yung magtitinda dito? Pagdili. Ah, ano yun? Eh, magbabayad sana ko eh, pero walang tiyong nagtitinda dito eh. Teka, ano ba yung nakuhan mo? Aki na. Ako na ang magkikwinta niyan. Okay na, aki na, ako na. Ito. Oh, 520 lahat. Makaalis na ako rito. Oh, sinong susunod? Aki na yung pinamili ninyo. Ako na ang magkikwinta niyan. Ito. Ay, salamat po. Ito po. Ito. 755 lahat. Ay, ito po ang bayad. Yan po ang sukli nyo. Oh, salamat po. Ay, nako. Nasaan kaya ang mga tao dito? Kaloy! Claire! Nasaan ba kayo? Walang tao dito sa kaha! Claire!
Lalaking ito, oo. Kahit wala sa oras, eh, humihilit. Iabot mo nga sa akin yung blouse ko. Sandali lang. Eh, sinisipil ko ulit yung pantalon ko, eh. Kaloy! Claire, nasaan ba kayo? Naku, si Alingin siya. Narito na. Dalyan mo. Lumabas ka at sabihin mo may kinukuha kong stock dito sa'yo. Claire, asan kayo? Sige, lumabas ka na. Baka abutan pa tayo dito ng dalawa. Sige na. Saan ba kayo nagpunta? At pareho kayong wala. Abay, ang dami-daming customer na nagbabayad kanina. Eh, nagbanyo lamang po ako. Si Kaloy naman, eh, kumuha daw ng stocks dyan sa bodega. Eh, bakit yung anak ko? Wala pa rin ba siya dito? Eh, wala pa naman po siya. Naku, ang batang yun, oo. Kahit kailan, hindi maasahan. O, sige. Tulungan mo na yung mga customer na kumukuha ng mga grocery items para madali. Magandang tanghali po, Alingsyan. Ay, magandang tanghali naman sa'yo. Ano bang ginagawa mo dun sa bodega? Eh, inilabas ko lamang po mga stock kasi naubusan na tayo ng nakaka-display dito eh. Uli-uli, pag ganitong wala pa dito yung anak ko, huwag kayong magsabay na umalis dito. Abay, ang dami-daming tao kanina. Nakapila na ang nagbabayad pero walang umaasisti sa kanila. Masisira tayo pag ganyan kayo. Masisira tayo sa mga customer pag ganyan na hindi natin pagbutihin ang serbisyo natin sa kanila. Ayoko nang maulit ito, ha? Opo, pasensya na po. Sige na. Ayusin mo na yung mga grocery items na nagkalat dyan, o. Tingnan mo. Eh, hindi kayo kasi umaalalay sa mga customer. Kaya nagkatapon-tapon ang ibang mga paninda natin. Eh, ano ho ba itong dala nyo, Alingin Siyang? Eh, baon ni... Kwanito, ni... Berle. Eh, wala pa naman siya dito. Eh, sa akin na lamang po, Alingin Siyang, para malibre na po ang pananghalian ko. Sige, sige. Pero, hugasan mo yung Tupperware, ha, na pinaglagyan ko. Opo. Hi, sweetheart. Ay, sweetheart ko dyan. Oh, ano naman? Tanghaling tapat eh, nakasimangot ka. Saan ka na naman ba galing? Saan pa? Di sa bahay. Anong sa bahay? Tumawag ako sa inyo. Ang nanay mong nakasagot. At ang sabi, umalis ka na raw. Ha? Ah, eh, oo. Kaalis ko lang siguro ng bahay nang tumawag ka. At dumiretso na ako sa grocery eh. Siyempre, nagkahirap ako... Kaya, ngayon lang ako dumating. Nagkahera? Sigurado ka? Hindi ko dapat sabihin sa kanya na si Adonis ang kasama ko kanina. Oh, ano ba? Kinakausap kita? Ha? Eh, ano ba ulit ang sinasabi mo? Pasensya ka na. At alas stress na ako natulog kagabi. Nanood kasi ako ng palabas sa TV. Kagabi kasi ang coronation night ng Miss Universe. Teka. Heto, regalo ko sa'yo para mawala yung tampo mo. Ano yan? Buksan mo. Ano nga kaya to? Wow! Bracelet! Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ito ang gusto ko sa'yo eh. Napakagalante mo. Ah, teka. May lakad ka ba mamayang gabi? Bakit? Eh, kasi may bagong bukas na resort sa Tagaytay. Nagyayaya ang mga kaibigan ko. Pasyal tayo doon. Oo ba? Basta ikaw. Kahit saan tayo makarating, game ako. Bilis
mo naman bumalik. Akala ko ba bibigyan ng pananghalian natin dalawa? Hindi na. Kasi yung pananghalian sana na ibibigay ni Aling Insyang kay Burley, binigay na sa akin. Hindi ka naman nahiya na nagsabi kay Aling Insyang? Mabait naman si Aling Insyang eh. Sabagay, mabait si Aling Insyang, kaya siguro dito ako nagdatagal. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi yung mga pinanggalingan kong mga groceries eh, ang higpit-higpit. Laging mag-inventaryo. Sa bawat kulang sa tindahan eh, sa amin naka-charge. Pero dito, hindi yata ni inventaryo, no? Nag-iimbentaryo din. Pero sino mag-iimbentaryo eh, laging wala si Burley. Kaya nga, okay na tayo sa grocery nito. Dahil hindi mahigpit. Busog po tayo lagi. Sinabi mo pa. Sige, kumain na tayo. At kanina pa ako nagugutom. Kanina pa ba kayo mga pards? Oo, oh, pard. Ikaw lang hinintay namin eh. O, isa nga pala. Siya ba yung kinikwento mo sa amin? Oo, pare. Si Burley, ang nobya ko. Burley, si Ronald, best friend ko. Burley, kinagagal kitang makilala. Busy yata, hindi ako napansin. ano pang hinihintay natin? Let's begin the party! Okay, party! So na naman yan, oh! Ano ka ba naman, anak? Napapadalas mo na yata ang pag-uwi ng umaga. Saan ka ba pumupunta, ha? Inay naman. Kaya nga ako umaga na umuwi dahil umiiwas ako sa pagtatalak ninyo. Hindi ako magbubungang sa'yo kung tama yung ginagawa mo. Ano bang masamang ginagawa ko? Anong masama sa ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa mo na umaga ka nang umuwi ng bahay? Kadalaga mong tao pero nagpapalipas ka ng gabi sa hindi mo bahay. Mga kaibigan ko lang, ang mga kasama ko inay. Diyan nagsisimula ang pagkasira ng kinabukasan ng isang tao sa pakikibagbarkada. Ay nako, ang OA ninyo naman inay. Lalong hindi maganda kung walang kaibigan ang isang tao. Hindi kita pinagbabawalang makipagkaibigan. Pero ang magpalipas ka ng buong magdamag kasama ang mga kaibigan mo, ay hindi tama yan. Lalo na't kababae mong tao at dalaga ka pa. Anong gusto niyo? Ikulong ninyo ko dito sa bahay? Hindi naman sa ganun, anak. Pero tulungan mo naman ako dun sa tindahan natin. Tulad kaninang umaga, ang dami-daming tao. Pero walang tao sa akin. Paano? Wala ka! Anong kinalaman ko doon sa tindahan? May dalawa naman tayong kasama doon, ha? Busy yung dalawa. Kaya naiwanan ang kaha ng walang tao. Kung nandoon ka sana, hindi mabubuntunan ng customers ang kaha na magbabayad. Masisirang tindahan yan! Ay, nako. Hindi ko trabaho ang tumao doon sa tindahan, inay. Anak naman! Sino naman ang asahan ko sa grocery natin, kundi ikaw? Ano pang silbi ng dalawang naroon kung hindi sila ang gagawa ng trabaho doon sa tindahan? Anak, hindi lang naman ang magtitinda o magkakahera ang kanilang gawain doon. Kundi pamamalakad. At ikaw ang dapat mamahala doon dahil sa'yo ko rin maiiwan ang grocery na yun. Magkaalis na nga. Nabibingin na ang tinga ko sa inyo. Teka muna, anak! Saan ka pupunta? Burley, anak!
Bumalik ka dito! Perle! Berly, naligaw ka yata. Paano hindi ko maiisip na pumunta dito eh? Naiinis ako kay Inay. Masyadong OA. Alam mo kung bakit ka binubungaan ng nanay mo, ha? Oh, bakit nga? Kasi maghapon ang kaharap niya ay yung cash register ng grocery ninyo. Walang makausap. Kaya pagdating sa bahay, sa kanya, maibubukas ang bunganga niya. Kaya, pasensya ka na ha, dahil ikaw ang laging kasama. Oo nga eh. Wala nang bukang bibig, i-memorize ko na nga ang litanya ni Inay eh. Tumao ka na nga doon sa tindahan, dahil para naman sa'yo ang grocery na yun. Yun lagi ang sinasabi. Talaga? Na-memorize mo na pala ang litanya ng nanay mo. Ay, sinabi mo pa. Araw-araw ko bang naririnig yun eh. Di talagang makakabisado ko. Ito naman talaga. Si Berly, nandito ba? Wala pa po. Ay nako, sana naman kaya nagpunta ang babaeng yun. Maaga siyang umalis ng bahay. Ah, inaantok tuloy ako. Hindi ako nakatulog kagabi sa kahihintay ko sa anak ko. Teka ka muna ha. Iidlip lamang ako sandali. Total, wala pa namang masyadong tao. Sige po, matulog muna kayo. At ako na po ang bahala dito sa tindahan niyo. Ay, siya nga pala. May darating na stocks mamaya. Gisigin mo na lang ako pagdating ha. Para may double check mo ang mga stocks na darating ha. Opo, sige po. Matulog na po kayo. Ako na po ang bahala. Masyado, friend. Uwi na ako. Mamaya ka na lang umuwi. Dahil magsisidatingan ang iba kong kaibigan. Ipapakilala kita sa kanila. Alam mo, ang pupogi ng mga kaibigan kong lalaki, mas gwapo pa sila kaysa doon sa boyfriend mo. Oh, talaga? Oo. Kaya dito ka muna, ha? Paano mo sila makikilala at makikita kung uuwi ka na? Kung naman kasi alam mo ng inay. Baka kasi tatalakan na naman ako pag ginabi ako ng husto. Oh, problema ba yun? Di, pakinggan mo sa isang tainga, palabasin mo dyan sa isa. Ganun lang yun. Ito naman, parang hindi pa nasanay sa bunganga ng nanay niya. Oh, di ba mga friends, magandang advice ko sa kanya. ang mabuti pa, ilabas na ninyo dyan yung alak na imported para matikman naman ni Berly. Sige na, friend! Ilabas nyo na yung alak! Makaka-uwi pa kaya si Berly? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang,
Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang